الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay dudugtungan na naman natin ng ating paksa mula sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapatid na mga kababaihan. At sa sino mang gustong i-review yung lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan ng ating mga kapatid, magmula sa pagdadalisay hanggat sa ay pagsasala hanggat sa pagdadalisay at pagsasagawa ng umrah at ng hajj. At dito po ang ika-51 na tanong. Takulo sa ila ang sabi nung nagtatanong na babae, nakadukum to be aday fariratil hajj al-amil madi wa addaytu jami'a sha'ir al-hajj ma adda tawaf al-ifada wa tawaf al-wida. Naisagawa ko na, sabi niya, lahat, halos lahat ng gawain sa hajj, sabi ng sister, nagawa ko na lahat. Maliban, sabi niya, sa tawaf al-ifada, maliban sa tawaf ng hajj at saka yung tawaf ng pamamaalam. Haythu mana'ani minhuma udrun shar'i faraja'tu ila bayti fil madinati al munawwara ala an a'uda fi yawmin min al ayyam li atufa tawaf al ifadati wa tawaf al wida. Dahil nga may regla ako, sabi niya, so umuwi muna ako sa Madina. Umuwi muna ako sa Madina at hindi muna ako nagtawaf dahil mayroon akong regla, sabi niya. At babalik na lang ako, sabi niya, sa mga susunod na araw para isagawa yung hindi ko pa nagagawa, yung tawaful ifada at saka yung tawaful wida. Wa bi jahlin minni bi umuri din faqad tahallaltu min kulli shay'in wa fa'altu kulli shay'in yahrumu atna al-ihrami. At dahil sa kakulangan ng kaalaman, nagawa ko lahat yung bawal. 'Di ba, pag nakapag-intention ka na at ikaw ay nagsasagawa pa ng hajj at hindi ka pa nakapagtahallul, ibig sabihin ng tahallul, pag naisagawa mo yung mga bagay na pwede na sa'yo lahat, pwede na magpabango, pwede na magniqab, pwede na magguwantes, may mga bagay na bawal nyo pang gawin yun. Okay, bawal nyo pang gawin yun hanggat hindi nyo pa nakukumplito yung mga dapat na kumplituin sa hajj. Dahil sabi niya, sa kakulangan ng kaalaman, nagawa ko yung mga bagay na bawal. Wasa'altu an rujui li atufa faqila li, at meron akong tinanong, sabi niya. May tinanong ako, sabi niya, kung babalik ako, sabi niya, para magtawaf, pero nagawa ko yung mga labag na gawin dahil ako ay nasa kalagayan pa ng hajj. Sabi niya, la yasihu laka an tatufi faqad absadti wa alayki al-i'ada. Huwag ka na bumalik, sabi niya, dahil hindi tanggap ang hajj mo. Yun ang natanungan niya. At kinakailangan mo, sabi niya, ulitin ang iyong hajj. Aw ay i'adat al-hajj maratan ukhra fil 'am al-muqbil ma'a dhabh baqratin aw naqatin. Sabi niya, babalik ka sa Makkah para magtawaf ulit. Ay magsasagawa ulit ng hajj dahil hindi tanggap yung hajj mo. Kasi nga ginawa mo yung mga bawal. At next year, sabi niya, mag-hajj ka ulit, may kasamang katay o alay, aalay ka ng baka o ng camel. Yun ang sumagot sa kanya. Ito ba ay totoo, sabi niya, Sheikh Al-Uthaymeen? Wahalulaka hallun akhar fama huwa, at baka mayroon pang ibang solusyon maliban doon. Wahal fasada hajji, at hindi ba natanggap ang aking hajj? Wahal alayya iadatuhu, o kailangan bang ulitin ko yung aking hajj? Afiduni amma yajibu fi'luhu. Barakallahu fikum. Bigyan niyo po ako ng kasagutan kung ano ba ang dapat kong gawin. At ito ang sagot ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Hada ayudan minal bala'i alladhi yahsulu 'anil fatwati bighairi 'ilm. Ito ay sa isang pagsubok na nangyayari sa iba na sumasagot ng walang kaalaman. Yung sumagot kay sister, walang kaalaman tungkol sa fatwa. Wa anta fi hadhihi al-halati yajibu 'alayka an tarji'i ila Makkah wa tatufi tawaf al-ifadah faqat. Kung tutuusin, bumalik ka, sabi niya, pag malinis ka na, bumalik ka sa Makkah at isa lang ang itatawaf mo. Okay? Magtawaf ka lang tawaful ifadah. Falaysa alayki tawafu wida'in ma dumti kunti haidan indal khuruji min Makkah wa dhalika li anna al-haid la yalzamuha tawaful wida' li hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kung tutuusin, sabi niya, hindi na obligado sa iyo ang tawaful wida, yung tawaf ng pamamaalam. Sapat na sa iyo yung tawaful ifada. Sapat na sa iyo yun.
hindi mo na kailangan dublihin yung tawaf mo. Dahil ayon sa hadith ni Ibn Abbas na naisalaysay, ni Ibn Abbas, sabi ng propet, sabi ng Ibn Abbas, umiran nasu an yakuna ahdihim bil bayti illa an annahu khuffifa anil haid. Inutusan ng mga tao na naghajj na dapat ang huling gawain nila sa Makkah ay ang tawaf. Dapat bago ka umalis sa Makkah, magtawaf ka muna. Maliban sabi niya, illa annahu khuffifa anil haid, maliban sa may regla, hindi na sa kanya obligado magtawaf. Okay, hindi na obligado sa kisister na magtawaf kasi may regla ka. Wa fi riwayat li Abi Dawud, at isa pang naitala ni Abi Dawud, wa an yakuna akhir ahdihim bil bayti tawaf. Kinakailangan ang huling gawain natin sa Makkah ay ang pagtatawaf. Pero ang may regla, ang sister na may dugo, ay hindi po obligado sa kanya magtawaf ng tawaf ng pamamaalam. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara anna Safiya tatafat tawaf al-ifada, at ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung nakarating sa kanya ang balita na si Safiya ay nakapagtawaf ng tawaful ifada, qala faltanfir idan, ibig sabihin ay magtakip ka. Okay, umalis ka na, sabi niya. Wadalla hada anna tawaful wida yasqutu anil haid, ibig sabihin umalis ka na, sapat na yun. Sapat na yung tawaf na yun, huwag ka na magtawaf ng tawaful wida. Amma tawaful ifada fala budda laka minhu. Yung tawaful ifada, tawaf ng hajj yun, at kinakailangan niyang gawin yun. Magkaiba yung tawaful ifada kasi tawaf ng hajj yun, at saka tawaful wida, yun po yung tawaf na magpapaalam ka na aalis ka na sa Makkah. Wala magkana tahallalta min kulli shay'in jahilatan fa inna hada la yadurruka li anna al-jahil alladhi la yaf'alu shay'an alladhi yaf'alu shay'an min mahdurat al-ihram la shay'a 'alayh. Pero yung mga nagawa mong bawal, yung mga ipinagbabawal sa iyo na dapat sa nagbawal mong gawin, katulad ng pagnikab, katulad ng pagguwantes, katulad ng pagpapabango, kung saan ito ay bawal sa iyo, dahil hindi mo naman alam na ito ay bawal, sabi niya walang problema yon. Wala kang babayaran. Wala kang babayaran kasi nagawa mo yun nang wala kang alam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, ya Allah, huwag mo sana sa aming kwintahin ang kasalanan na nagawa namin dahil nakalimutan namin o kaya dahil nagkamali kami. Sabi ng Allah, walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, wala kayong kasalanan sa isang pagkakamali kung hindi naman ito sinadya na inyong puso, kung hindi niyo ito ginusto. فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم اذا فعلها جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. Lahat ng ipinagbabawal sa isang nagahaj, kapag nagawa mo ito at nalabag mo ito dahil wala kang alam, hindi mo alam na bawal pala yon, o kaya nakalimutan mo, alam mong bawal pero nakalimutan mo, o kaya ay napilitan ka lang na gawin yon, wala kang babayaran, wala kang kasalanan doon. Lakin matazala udruhu wajib alayhi an yaqla'a amma talbasuhu at talbasu bihi. Pero kung wala na yung dahilan, kinakailangan tanggalin mo yung mga bawal. Alam mo, nakapag nikab ka, pag naalala mong bawal pala magnikab, tanggalin mo yung nikab. Alam mong bawal magguwantes, tanggalin mo yung guwantes. Agad-agad tanggalin mo para hindi ka magbabayad. So yan po ang karagdagang kaalaman tungkol po sa pagsasagawa ng hajj na itinatanong ng ating mga kapatid na mga kambayahan, at sa sino mang gustong i-review ang mga kasagutan natin sa mga sinauna, mga nakaraan, ay paki-review po dahil ika-51 na po ngayon na pagsagot sa katanungan ng ating mga kapatid na mga kambayahan. Wallahu a'lam wa sallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.